Ay, pero ay oh tama, Bimo nasa mid din with Arvs. Interesting ah, interesting. Well, let's see, magsi-switching pa to. Switching pa. Pero Valdi at mukhang si Bimo nga ang gagamit ng Lapu-Lapu. And Arvs ang gagamit dito ng mid Matilda. Or should I say Matilda? Pero look at that RJP talaga, pare. Lumilipat pa rin eh. Doon pa rin yung hang time. Lumilipat pa rin eh, no? This time, ito naman yung mga type na from the free throw line. Oo. Yung Tyrant's Revenge. Oh. Hindi na yung mga half-court shots. Oo. Oh, oh. Pero yung ano, the Matilda, interestingly enough, rocking the focusing mark. So I think confident sila na makakuha ng early kills. Oh, or nga, at no? least para ma-empower yung pick ni Bimo, oh, which nga. Is the Lapu-Lapu. Because I'm really interested to see the items here. It might actually be like a normal fighter build. Uh-huh. Na magbibuild siya ng damage items first for the Bloodlust Axe. Mm-hmm. And then eventually magbibuild siya ng sustain. Yeah. So, possibility yun. Parang dito papasok yung sinabi mo na, teka, kailangan nyo ng tank. Mm-hmm. Pero ngayon, parang ang sinabi ng LPE dito, ba't pa naman kami magta-tank? Eh kung ang taas naman ng sustain ng isang Lapu-Lapu na fighter build, may Matilda pa kayo. Oh. And may Pakito pa kayo. At dahil doon, look at that, yung pokes na ginagawa ng Aura, hindi effective to the point na LPE yun nakakuha ng first blood. Yeah, greed nahuli doon. And then of course, the focusing mark na nagaling sa Matilda, of course, increased damage na mabibigay mo for your team on the target, which yeah. is why nahuli nila doon si greed. And yeah, theoretically, it's very interesting yung pinakita dito ng LPE. Hindi namin masyado kailangan ng tank. Sustain at damage na lang. Hybrid sustain, oh. no? Hybrid to sustain. Literal na bumalik sa lab. Ooh. Itong LPE, pero RJP talaga. Airball! Nasa ere pa lang, bumiblicker na. Ayan, sige, lumipad ka. Uppercut! Mula dito kay Ryota. And Ara Philippines ang magbaback. Nice counter go mula dito sa LPE. Ano nangyari doon, Rep? Good response. It was, yun nga, nag-flicker habang lumilipad dun si JP, missed the mark. Although makakatakas pa rin siya, it's just unfortunate na maganda na yung positioning doon ng LPE na ready na sila mag-response. Kung if ever merong papasok galing sa Aura PH, that was JP, they were able to go for the counterplay. Although nakuha nila yung turtle dito, dapat mag-ingat sila kasi hindi pa nila masyado na di-disrupt ito, si Hades. Oo nga, medyo ano pa, no? Medyo goods pa dito yung farm ng Granger ni Hades. Coast to coast pa din na magiging damage output dito ng Aura. Pero ang napansin ko kasi ngayon dito, Reptar, ganitong-ganito na nangyari nung game 1. Mm-hmm. Pero nung game 1 kasi ang lalambot ng LPE eh, sa early game eh, na yes, may damage sila pero hindi sila nakasustain. Pero ngayon, nabubuhay sila sa pokes. Oo. And isa sa kanila dito, either Ryota or Bimo, one of them has to build more onto the tank items talaga. Then one of them will build more onto the damaging items. Baka si Ryota actually might be the one na mag-build ng tank items dito. Then si Bimo yung magiging damage. Oo. Now it's looking, that's another kill for Bimo. There you go. Arvs ngayon with the Circling Eagle na may kasama pang Major Shower. Habang si Benny Cutie ay mababa flicker out lang. Another good pick-off mula dito sa LPA. At mukhang makakuha pa ng libreng gold doon sa bottom tower. Lumalaban pa ang LPE. Hindi pa tapos ang serie. And Raflicia versus Ryota. Interesting fight, of course. Pakito and Benedetto all the time. And then, trade na lang yan sa ano eh, sa minion wave control. Kung sino makaka-clear muna, siya yung makaka-rotate. And then, things like this with Raflicia na lumalapit dun sa mid at saka sa purple, that gives information and then extra manpower kung nandun yung aura. Ganda na na-mention mo dito yung top lane matchup, Reptar, no? Medyo 50-50 nga yan. Pero gusto kong bumalik dito sa bottom lane kasi parang dito nagkakaroon ng heavy trade! Air, JP! Nothing but air! Jake the Dog! With a dodge of a lifetime, Reptar! Lumipad from the free throw line to the bleachers. Wow. Sa upuan na nga sa upuan na umabot. Sabi ni Jake na dog, napanood ko na yan kanina. Natuto na yung LPE. Natuto na. Nahuli lahat ng hangin dito. Pero nice attempt mula dito kay JP. But then again, yung counter go na ginagawa ngayon ng LPE is better this time. Kesa game number 1. At ngayon, lamang sila dito ng 3K. Dalawang beses na nakita natin, sinubukan ni JP gawin yun. Pero I feel like JP is the type of guy na, I'm gonna keep doing this until it works. Oh. I will make it work. Attempt lang ng attempt, no? Attempt lang ng attempt. Oh. Then,
pag umabot sa punta na gumana na, baka yun pa yung maging game-changing moment natin dito. Oo, ito, isa pa. Isa pa. Okay, pero fake lang yon. Vimo nga. Basketball muna. Sabi dito ni Arbs ako din, kaya kong lumipad. Pero mula sa gilid, video showers coming in. Habang si Aspect nandito na din, single-single, double-double lang. At yung bola ay nag-out na. Vimo ang mawawala dito sa LPE. But that is going to be a 1-for-1 trade. Oh! LPE showing us something else para dito sa game 2, pare. Wow, 3K gold lead na para sa LPE. Ryota, nakapulot na ng brute force breastplate. So mas magiging tanky yung bakito natin dito. Of course, usual item pickups naman for him. But then Aura PH might have a hard time na ma-take down yung pakito if hindi nila ma-burst down. Kung hindi nila mahinto yung pagko-combo niya, they need to immobilize him. Meron naman silang Alice. Knock him back. Stop that momentum. Kung hindi mo yun magawa, well, that pakito will be a big problem for the backline. Yeah, nakapag-free game. Parang free game si Ryota doon sa top lane, eh, no? Parang nag-single player. Habang ang daming nangyayaring gera sa baba, naka-chillax lang siya dito. JP! JP once again, sa wakas nakahuli na siya. Pero ayun, si Chango naman ang mawawala. Nandito naman si Arl sa pulado. Habang si Bimo ay tumatakbo na rin using the bravest fighter to get out. Pero yung mga bullets dito ang tatama. Aspect! Magpapap ng kanyang ultimate. Pero nice counter go! Ito na nga, left jab, right jab. Pero nag-grow as a player. Si Greed! Winter Truncheon na kagad! Ang agang Winter Truncheon para dito kay Greed. Grabe! Ang bilis nun, pare! Oo, respect yun sa lineup ng LPE na knowing that, uy, baka gawin akong public enemy number one dito ng LPE. Meron silang Matilda na pag nahuli lang ng Circling Eagle, ihabol talaga niyan si Greed. Oo. And then of course, yung ginawa doon ni Ryota. So, tama yung kutub ni Greed doon na kaya siya nag-pick up ng Winter Truncheon. Yeah, sabi nga, diba, sabi nga ng isang ng isang tropa natin na si kaibigang Honda, mag-Winter Truncheon ka for risky plays. At nag-risky plays nga dito si kaibigang Greed. Pero tuloy-tuloy pa rin ata ang action dito, Reptar, na parang kahit na nakaka-counter go yung Aura, LPE yung nagdidikta ng tempo ng laban, eh. Oh. Yeah. And they are still gonna continue this fight here. Kaya nilang gawin, pero dapat mag-ingat din sila kay JP. Sabi natin kanita kay JP na try and try again and you will find your target. Let's see! Dahil sabi ni Ryota, kami naman na magpa-flank. LPE dominating this top lane right now. And syempre, sabi nila, kung binarag nyo kami ng game 1, hindi pwedeng kunin nyo itong game number 2. Wow, pare! Nilito tayo ng LPE sa lineup nila. So ganito pala yung plano. Out-sustain everyone. And early game damage. Kasi wala nga kayong tank. Yung nag-umiikot sa inyo masakit. Yung Matilda at saka Lapu-Lapu. Masang damage nila ng early game. Yeah. At nako, nadidisrupt na yung positioning ng Aura dito. Mapapagamit na lang si Rafflesia ng kanyang ultimate para makaalis. And looking at the items right now, buo na yung mga secondary items ng LPE. Bloodless Axe. If I'm not mistaken, ang first item din ni Jake the Dog, Ice Queen Wand. Para dito sa isang Chang'o, panghuli lang talaga. Yeah, so you have those slows and uy, nalaban dito ang LPE. Here we go! Nako, makakuha dito na magandang ultimate si JP. Pero si Benny Cutie, mahuli niya ngayon si Arbs. Meanwhile, nandun sa matang ilikod si Rafflesia as Jake the Dog will pop the meteor shower para lang ubusin muna ang mga minions. For nothing, ang magiging trade-off, Aura PH, okay na sila doon. Si JP, wala masyado munang ano, Flaker Tyrant's Revenge. Oh. Simple-simple lang simple muna. Team tankan muna. Fundamentals lang. Tank shot. Mamaya na tayo mag-Dwight Howard. Team tankan lang muna. Sila, luma ng mga reference ko. Ano lang muna, wala na, di ko nakikita na yung edad natin. Kita na yung edad natin, eh. Ano lang muna, Davis lang muna, Anthony Davis lang muna. Mamaya na yung mga Zion Williamson, mamaya na yung mga flashy. Pero yun na nga, nakakahuli na siya this time, Reptar. And then, mas counterplay na yung Kufra niya. Of course, there are a few times na pumasok siya with the Tyrant's Revenge and then siya yung nag-initiate. But in the last two teamfights, nakita lang natin niya, okay, a teamfight breaks out, magbabouncing ball lang ako, and then pag nasa tabi ako ng pader, magta-Tyrant's Raid. Oh, yun na! Sabi mo lang! Fundamental plays mula dito kay Jamie, pero buhay pa rin!
si Arms! Mega kill na rin dito si Aspect. Wala na rin si JP ngayon. Minimum si Benny Cutie ang maiwan dito. Oh, pero Benny! Pumasok si Benny Cutie! Tatlo na wala ngayon sa side ng LPE. At buhay na buhay pa rin pala si Lord Hades. Michi Shawi nila ang gagawin dito ng LPE na si Jake the Dog para hindi makapag-push siya ng Aura. Pero nice counter go mula dito sa Aura P. Yung follow-through ni Benny Cutie, commit to the play. Stick to the play, man. That's what he did. Kasi it really looked like LPE na mananalo na doon. But sabi ni Benny, hindi, kaya ko yung sustain dito. Kaya natin yung damage din. And then, yun, tuloy. Tatlong member ng LPE na wala sa mapa. Na Aura PH naman ang may momentum dito. Stick to the play, eh. Yun yung sinabi ni Coach, eh. Mm-hmm. Sundin mo yung game plan and with commit, that. Commit, commit. And Aura Philippines, eh, ang interesting part pa doon is doon kasi sa pinaka like masikip na part nung jungle, tumama yung Blood O. So talagang tatlo yung madadamage na doon. And unfortunately, pumasok sa trap itong LPE. Yeah, and now, hindi pa naman na masyado wala sa kanila yung control dito. Malapit lang naman yung difference ng gold dito. Hindi masyado malaki yung lamang ng Aura PH. But then now, once again, yung Alice ni Benny Cutie is becoming a problem for LPE. Will this lineup hold enough and sustain enough damage? Kasi, yun nga, dalawang fighters and then yung Matilda yung frontliner nyo dito. Oo, kumbaga, ano pa, no? Questionable pa yung science ng damage dito . Kung aabot talaga. Dahil mukhang, pag tumatagal din yung laban, eh, yung damage din kasi ng Aura, hindi mo pwedeng baliwalain. Mm-hmm. Granger Criticals, Benedetta na may execute. Diba? So, ilang beses sila nabibiktima nun eh. Diba, Rep? Oo, oh, exactly. And now, tingnan mo, Benny Cutie zone out here. The first down na nga si Arv, so hindi masyado makakalapit yung LP. I think they have to give up this turtle, this Lord at this point. Yun na nga, napunta na sa Aura. And a key item pickup that we have to watch out for here, Greed. Nakabuo na siya ng Ice Queen 1. Oh. So now si Ryota and si Beamon dapat talaga mag-ingat na sa entry nila. Kasi kung hindi, masaslow na sila ni Valir. Labo pa nun eh, no? Apoy yung nilalabas ni Valir. Tapos malamig. Malamig. Mm-hmm. Anong tawag doon? Icy Hot. Icy Hot. Parang flavor. Oo nga eh. Para pero totoo, no? Hindi kaya mahilo-hilo ang LPE dito sa ilalabas ni Greed. Actually, hindi rin natin ano, no? Hindi rin natin masyadong nakikita yung ambag ni Greed talaga doon sa mga tulak eh. Kasi nawawala yung ano eh, yung Matilda Airlines, nawawala yung biglang pasok ni Ryota, ni Bimo. And yeah, Aura Philippines kumapit dito sa laban na to, pare. Yeah, and then I think as the game goes on, yun nga, kaya baka medyo hesitant na pumasok dito si Arbs with the Circling Eagle is, yun nga, meron silang Valir na kalaban na kaya lang i-knockback dito, mahinto yung momentum para maka-follow up yung LPE. Oh my. The Lord is now at the bottom side. Mabilisan tong mawawala. Pero look at the discipline. Iba yung, nakita mo yung pagsabay-sabay ng minions, man. Kontroladong-kontrolado. Objectives lang. Oo, ng Aura Philippines dito. Benny Cutie once again. Initiating dito para sa bottom side. Pasok siya ulit ng kanyang Flowing Blood. Meanwhile, nasa likod pa rin. Sinaraplay siya. Nag-grow na naman siya as a player na Winter Truncheon. Pero ngayon, sinabi mo ang magiging tatlo main victim. Tatlo mawawala dito sa side ng LPE. Sabay back na, sabi ng Aura. And just like that, nakita din natin yung reason kung bakit pinili dito ang Valir. The ability to disrupt the frontline dive na meron ng LPE dito. Pumasok si Ryota or si Bimo sa backline, wala masyado siyang nagawa kasi na-interrupt siya, na-knockback siya. Ryota, sinubukan niya naman na knockback din. At mukhang eto na, JP and Company, Aura Philippines! Sila na ngayon ang nasa taas ng Group A, taking 3 points para dito sa series na ito. That's a 10. Wow, that's a